Nagiging mainit na naman ang kontrobersyal na usapin ukol kay Dennis De Silva sapagkat noon lamang January 21, 2021, isang babae ang humihingi ng payo o tulong kay Idol Rapi Turbo. At ito ay mapawalang sala ang aktor. Matatandaan, si Dennis De Silva, dating aktor at matine idol, na kilala unang lumabas sa Dutch Entertainment noong dekada 80, naiugnay din siya sa maganda at sexing artista na si Ropa Gutierrez. Napabilang siya sa pelikulang Ninja Kids and the Samurai Sword ng Elektra Cinema Productions. Doon nakasama niya ang mga sikat na artista sina Herbert Bautista, JC Bonin at Francis Magalona. Lumabas din siya sa iba pang mga pelikula, Captain Barbell, Ang Mahiwagang Sinsin, Me and Ninja Lead. Maganda na sana ang takbo ng kanyang karera sa show business, subalit kumulimlim ito nang naugnay siya sa ipinagbabawal na gamot. Lalong nagdilim ang mundo ni Dennis nang akusan siya ng pang-aabuso ng kanyang stepdaughter na nooy 14-year-old. Si Kajan Paz, ngayon ay 33 na, ang humihingi ng tulong kay Idol Rapi para mapawalang sala ang dating aktor na si Dennis De Silva. Kaya siya lumapit sa program sapagkat nais niyang sabihin sa buong mundo na walang kasalanan si Dennis De Silva. Ang nangyari sa kanila noon ay kagustuhan niya din dahil sila ay may relasyon. Dagdag pa niya, it was not happened by force. Gayunman, dahil siya ay minor de edad, ipinagtanggol siya ng kanyang kapatid kasama ng DSWD, polis at abogado. Kaya't nadiin si Dennis De Silva. Naaresto siya noong 2002 at pinagbabayad ng umaabot sa halagang 4 million pesos. His sentence was 4 counts of child abuse to his 14-year-old stepdaughter. Sumangguni naman si Idol Rapi sa abogado. According to Attorney Garrett, kahit na umatras pa ang nag-akusa, ito'y wala nang magagawa pa dahil humusga na ang korte. Ang magagawa na lamang anya nito ay lumapit sa Pangulo at umasa na siya ay mabigyan ng presidential pardon. Lahat ng netizen ay nagtatanong kay Kajan Paz bakit ngayon lang siya lumantad makalipas ang 19 na taon. Dahil siya daw ay itinago noon, tinakot na papatayin. Kalaunan ay kakasuhan ng perjury kung aatras sa kaso. Maganda na sana ang takbo ng pag-uusap ni Idol at ni Kajan dahil tutulungan siya ni Idol. Subalit, may nagpadala ng video na ikina-turn off ni Idol para tumulong doon. Sa video ay nagmumura at umaamin na siya ay involved sa droga. Lumilitaw din na nagsisinungaling si Kajan na hindi sila nag-uusap ni Dennis. Pero may mga palitan ng text messages na ipinadala din ng pamilya niya. Lumalabas na nagagamit lang ang programa at yun ang ayaw na ayaw ni Idol. Depensa ni Kajan, matagal na ang tungkol sa droga. Na-rehab na siya at nabago na ito. At tungkol sa text messages, mga paninira lang ito sa kanya. Maraming mga netizen ang nangihinayang sana daw ay tulungan pa din ni Idol si Kajan para kay Dennis De Silva. Everyone deserves a second chance. She's trying to correct a mistake she had made in the past.
just takes a star to get up so high. One touch of blue to paint up the sky.